Ayan, good. Okay. So, pag sinabi nating indefinite, pag sinabi nating pronoun, ito yung mga nagtitake ng place ng noun, di ba? Ibig sabihin, pwede siyang pampalit sa noun. Pero, pag sinabi nating indefinite, ibig sabihin, hindi tiyak. Ibig sabihin, hindi siya pinangalanan. Halimbawa, nobody, everyone, something, one, each, either. Ito naman, both, few, many, several. Dito naman, all, more, none, and some. Ngayon, may rules tayong pinapalo pag na-encounter natin yung mga indefinite pronouns na yan. Again, dito sinasabi, pag indefinite pronouns, hindi siya specific regarding what or who are being referred to, kung ano or sino yung tinutukoy. Some of these pronouns, laging gumagamit ng singular. Yung iba, laging gumagamit siya ng plural. Pero, some of these pronouns, pwede siyang maging singular, pwede rin siyang maging plural, depende dun sa konteksto o depende dun sa ating binabasa. Okay? Ngayon, identifying whether an indefinite pronoun is singular or plural is the key to making it agree with the verb. Ang kailangan natin malaman ay we must be able to identify kung ang indefinite pronoun ba ay singular or plural. Para malaman natin kung yung verb ba natin ay dapat singular or plural. Ito na yung mga parang challenging parts sa isang question or sa mga items na na-encounter natin. Okay? Pero ito yung tatandaan ninyo. Pag itong mga verbs ang na-encounter ninyo, ang verb laging singular. Okay tayo doon? Kunyari, nobody, everyone, something, one, each, either. Kunyari, nobody is around or nobody was there yesterday. Or everyone is everyone here? Di ba parang pag sinabi mo yung is everyone here, parang sinasabi mo lahat ba nandito, ganyan. Pero kasi gumagamit ka ng everyone na indefinite pronoun, kaya dapat is yung gamitin mo doon. Maliwanag ba yon? So parang, is everyone here? Pag sinabi mo yon, nasabi mo, lahat ba nandito? Pero bakit para siyang confusing? Kasi you're referring to all, pero you're using a verb na singular. Yun yung rule natin sa subject-verb agreement for indefinite pronoun. Na pag gumagamit tayo ng itong mga pronouns na ito, dapat ay singular yung gamitin. Okay? So like for example, is everyone here? Something is missing. Hindi mo naman sasabihin something are missing eh. It should be something is missing. Tapos, one, each, and either. Okay? So, pag sinabi mong either of the two, Abdul, anong dapat sumunod na verb? Is or are? Either of the two, is or are? Narinig ba ako ni Abdul? Abdul, my friend, is or are after either? Abdul, are you there? Natin si Benedict. Ganda ng pangalan ni Benedict. Benedict. Ikaw ba yan, Benedict? Parang umuungo lang ah. Sino yung nagsasalita? Oh yeah, Abdul, naririnig ka na namin. Abdul, anong sagot? Either of the two, either or. Either of the two is or are. Hindi ko nadudugtungan ah. Ibig sabihin may kasunod yun. Either of the two, is or are? Is po. Is magiging, okay? By itself, is yung pipiliin natin. Okay? Bali magiging, yung general rule natin ay magiging is pa rin. Basta lagi siyang nandito, singular yung gagamitin. Clear tayo doon? Pero kapag ito naman yung encounter natin, both, few, many, and several, laging plural yung verb. Halimbawa, several of them are here. O di kaya, many are here today, or few. Okay? Okay tayo doon, guys. Naiintindihan nyo naman, di ba? Muna tayo sa content-dependent. Actually, dapat context to eh. For me, ah. Context-dependent. Yan. Kasi di ba sinasabi dito, ayan o, depending on the context. Ayan. Tamo? Kaya dapat maganda, English major yung nagturo, di ba? Nakikita namin yung mga mali. So that context-dependent, hindi yan content-dependent. Pat naging content-dependent yan? Baka inaantok lang ako nung ginawa ko yan. So dapat all, more, none, and some. Pwede siyang singular, pwede siyang plural. Depende sa konteksto. Paano depende sa konteksto? At paano malaman kung singular or plural? Kailangan mong damhin yung sentence na yon. Ngayon, pag binasa mo siya, halimbawa, tinutukoy niya lahat ng members ng grupo na yon ay may iisang lion or may iisang gagawin or may iisang diwa or nag-i-stand as one, singular siya. Pero kapag ka sinasabi or sinishare yung grupo na yon na may iba't ibang miyembro na may iba't ibang paniniwala or iba't ibang kilos or iba't ibang lion or iba't ibang gawi, plural yung gagamitin natin doon. Okay tayo doon? Okay. Dito tayo. Singular indefinite pronouns. Tignan nyo to, guys. Okay?
nobody contradicts her statement in the plenary. Anyway, ano pala to? Galing to sa sinulat kong libro. Okay, per grade 7, no, di ba, Astig? Pwede rin gamitin sa pagre-review. So, nobody contradicts her statement in the plenary. Bakit singular to? Kasi pag nobody, zero yun eh. Ibig sabihin, wala. Okay tayo doon? Kaya, eh di ba ang rule din natin, kapag ka nandito siya, dapat lagi siyang singular. Eh yung nobody, pasok sa banga, nandito siya, so always singular siya. Okay tayo, lapit-lapitan natin kasi upload pala natin ito sa ating YouTube channel. So pag nakalimutan ninyo, pwede nyo panood-panoorin. Mga tatlong araw panoorin ninyo para laging tumatak sa isip nyo, di ba? Pwede yung ganun. Okay, ito tayo, second sample. One requires confidence to face the crowd. So pag gumagamit tayo ng one, dapat singular din yung ating verb. Okay? Something. Pag something yung ating subject, dapat yung verb natin ay singular. Something is missing in this organization. So bawal mo sabihin something unless maging ano, some things. Magkaiba 'yon. Some things are here. Pero magkadikit kasi yan. Pag something, isa lang dapat, okay? Okay tayo doon, people. Okay. Yung tayo, plural indefinite pronouns. Ano yung plural indefinite pronouns? Ito yung nandito sa second column natin. Di ba column tawag dito? Alam niya na. Ito yung column, ito yung row. Right, guys? Tinuturo yan ng English teachers nyo. Tawag natin dito column. Share ko lang. So, ito tayo sa plural indefinite pronouns. Kunyari, both were required to present proposals in Congress. Ngayon, dahil gumagamit tayo ng both as an indefinite pronoun, dapat yung verb natin ay were. Nagkakaunawaan tayo doon. Pero kasi past to, simple past to, pwede rin naman siyang are. Pag simple present ang gusto mong i-future na tense. Okay tayo doon. Next. Di kayo ano ang nagsasalita. Tawag tayo mamaya. Okay, kapag kami mga katanungan para lively yung klase. Ganun. Pag may tanong kayo, mag-message kayo or ano kayo, mag-raise kayo ng hands. Ibig sabihin, I assume naiintindihan ninyo. Dito, few in this parliament support him. Eto, marami to. Kaya magiging ano, eto, naka-verb. Naka-verb. Plural na verb. Nababaliw ako. Plural siya na verb. Kaya support. Wala siyang S or ES. Eto, several members. Oh, kaya etong attend mo ay plural. Kahit wala ngang members eh. Kahit lagay mo lang several eh. Several attend the practice regularly. Okay tayo doon? Dito na, this is it, Pansi. Dito tayo sa context-dependent pronouns. Ibig sabihin, o tiyan mo, tama yung ano, di ba? Yung spelling ko kanina, context. Pinalitan ko yung content dito. Oh. Yan, dapat ano eh, umaandar yung utak natin, di ba? Context-dependent pronouns. Ibig sabihin, nakabatay sa konteksto. Yung konteksto, yung sitwasyon. Pasok si Christina, baka na-disconnect, ganyan. So, for context-dependent, basahin nga ni ano, magpabasa tayo. Alonzo, Eliza, basahin mo itong part o. Oh. Yan. Ito, yan. Para meron tayong ano, interaction, ganyan. Oh. Eliza, pabasa nga nito yung per context dependent hanggang dito sa bottles. Game. Eliza, nandyan ka ba? Eliza, can you hear us? Sir, maingay po sa amin. O sige, maingay. Benedict. Ganda ng pangalan ni Benedict, no? Benedict. Ayan. Sir, saan po? Eto. Ayan, basahin mo yung naka-highlight. For context-dependent pronouns, remember this rule. Use singular if they are paired with an unaccountable, uncountable noun. With an uncountable noun. With an uncountable noun. Isa pa? With an uncountable noun. Like sugar or pain. On the other hand, use plural if they are paired with countable nouns such as marbles. Or bottles. Okay. Very good. So, nakadepende daw yun kung kanino sila naka-pair or partner. Naka-pair or naka-partner. Pag sinabi nating uncountable nouns, hindi mabilang. Halimbawa, ikaw ba, ano, karanggian, ganda na pangalan ni Eliza, no? Karanggian, Eliza. Pag binigyan ba kita ng isang kutsaritang asukal, kaya mong bilangin yung butil nun? Eliza, sagot ka. Uy, tawag, sagot kayo ah. Kaya nga tayo konti eh. Para intense, di ba?
hindi po. Ayan. Ba't hindi kayo nag-audio? Wala kayong ano, yung ganito. Oh. Yeah, ganyan. Oh, sige. Very good. Hindi mo mabibilang yon. Pero yung iba, namimiloso po pag tinuturo yan, lalo na pag review. Pag sinabi, pag sabi nila sa akin, pag binigyan ko daw sila ng ganun ng bigas, kaya daw nilang bilangin yung butil. Sabi ko, pero sa English, treated siya as uncountable kahit paparusahan mo yung sarili mong bilangin yung butil ng bigas. Uncountable pa rin yung bigas. Powder halimbawa, powdered milk, kasama yung mga ganyan. So kapag kaganyan guys, gumagamit tayo ng singular. Pag yung indefinite pronoun natin, naka-pair siya sa mga uncountable nouns. Pero kapag ka naka-pair naman siya sa countable o yung nabibilang, halimbawa, tulad ng marble, yung di ba yung marble parang Jolins yun, di ba? Or yung bottle, halimbawa, nabibilang siya, dun tayo magiging plural. Okay, tignan natin yung mga sample na to. Guys, tignan nyo to. Maraming nalilito dito. Kunyari, ayan. Pag nag-test kayo, di ba naka-encounter kayo ng some? Ay, alam ko pag some, marami yan, di ba? Pero kasi sinabi, some of the sugar. Kaya ang verb mo, magiging singular. O huwag kayo malito pag ganun sa test, ha? Di ba maraming nalilito sa... Di ba maraming... Sir? Yeah. Ako may tanong na. Okay, game. Genesis. The Book of Creation. Sir, paano po kapag gunwari? Okay. Sinabi is, one teaspoon, mga parang one cup. Ganun pa rin po ba yung application? One cup niya? Of what? Of sugar, mga ganun po. Yes, one kasi ano siya, sugar, uncountable ganun. Eh. Uncountable siya eh. Pero kapag ka fraction of a whole, like like students, for example, magiging plural yon. Like, pero pag fraction, halimbawa, another, fraction halimbawa ng island, isang island, singular yon. Pero kapag ka nagkaroon ka ng, halimbawa, tandaan nyo rin sa fraction, kapag ka countable, tapos umabot kayo ng 2 over 1. Di ba that's ano? Basta 2 over 1, dalawa yon, magiging plural ka doon. Basta nakatay siya sa countable. Okay tayo doon? Di ba? Dami kayo nalilito dyan. Di ba? Pag-test. Okay. So, okay ba yon Genesis? Napakagandang pangalan, Book of Creation. Yes po, yes po. The Bible. Okay, so good. Some of the sugar was sprinkled on the cake. Kaya dapat was yung ginagamit natin dito. Bakit? Kasi uncountable or hindi nabibilang yung sugar. Kahit yung iba, nagbibiro na kaya nilang bilangin yung butil nun. Okay? Kasi by practice, sa English, treated siya as uncountable or hindi nabibilang. Halimbawa ng mga uncountable, yung mga buto, tapos yung powdered milk, tapos... Basta yung mga ano, yung ganun, tapos di mo mabilang. Ganun yung idea na uncountable. Okay? Next tayo dito. None of the paint was used. Okay? None na yung ginamit, tapos paint pa na uncountable yung ginamit. Kaya, magiging ano siya? Singular. Was. Okay tayo dito. Tingnan nyo dito yung sa third sample natin. All of the marbles were bought at that store. So, dahil uncountable yung marbles natin, wait. Dapat nga countable eh. Tama, malito. Dapat nako-correct, di ba? O di nyo ako kino-correct ha? Ako pa nagko-correct sa sarili ko. All of the marbles were bought at that store. Ngayon, bakit siya where? Kasi ito, countable. Di ba sinabi natin dito sa kanina, countable siya. O kayo, hindi kayo nag-re-raise ha? O, dapat... Pag may nakita kayo sa teacher ninyo, i-raise ninyo, kahit English teacher. Ako, I am open to ano, to the points that you would notice. Even in my class, pag nagtuturo, actually, yung estudyante ko dati na, sabi ko nga nung teacher, actually, teacher pa rin din naman ako ngayon. Nung nagtuturo ako dati, first year of teaching English ko, sabi ko, pag meron akong tinuturong mali, sa tingin ninyo, I'd like to learn from you. I-raise nyo sa akin. Tapos, bibigyan ko kayo ng merits for that. Yung gumagawa sa akin ng ganun, binigyan ko siya ng 98. As a grade. So, cum laude yun sa UP when he graduated. Sabi ko, I'm very much proud of him. And sabi niya, marami naman siya natutunan sa English sa akin. Pero may mga times na natututo rin ako from him. So, kayo, pag sa tingin ninyo, may tinuturo akong parang, totoo ba yan? Ganyan. So, mag-raise kayo ng concern. Kasi I can learn from you. Hindi naman ako omniscient eh. Or all-knowing. Di ba? Ano yan? Hindi lahat omniscient, di ba? Okay. I can learn from you too. Okay? Dito tayo. Okay tayo dun sa first, second, and third sample. Dito tayo sa fourth sample.
some of the soldiers were feted. Okay? Bakit ano? Bakit po where ang ginagamit? Kasi po, yung soldiers natin ay nabibilang. Okay tayo doon. E dito, uncountable, di ba? Kaya singular. E dito, countable. Kaya siya plural. Gets? Diyan nagtatapos yung unang topic. Marami tayong topic. Parang lima yung nilista ko, actually. Mabilisan nga to eh. Next topic is I versus me. So, i-close natin to, tapos pasok ulit kayo. May questions ba? Upcat review to na ano, nature. Ganyan na mag-ano, mag-lecture pag nasa labas. Good? Or may tanong bago tayo mag-proceed sa next topic? Wala po. Okay. So, i-close natin to. Yes. Anong tanong sa topic na to? Hmm? No one. Someone. No one is ano? No one is dito pa rin sa always singular. No one meron is here. Pa pag iba pang always singular, hindi lang yan? Magbanggit ka. I-identify natin. Kasi nung ginagawa ko, ito yung naisip ko. No one is kasama dun. Kasi zero yun eh, pag nag-no one ka eh. Sino pa may tanong? Here. Somebody kasama din. Okay. Yeah. Okay tayo doon. Anybody. Lagay ko nga yun para mag-improve tong gagawin namin. Ano yun? No one, tapos. No one, some. Kasi ginagawa namin tong script na to, tapos nilalagay namin sa channel namin. Okay, good. Meron pa? Yung anybody, sir. Dito rin yun. Anybody po. Yeah. Diyan din yun. Ah, okay. Ano pa mga questions? Yan. Hindi ko talaga nilagay yan eh. Para ano? Para may maisip kayo. Para may itanong kayo, di ba? Naredy ko yan, guys. Napredict ko yan eh. Na-anticipate ko yan eh. Sino pa yung mag-re-raise ng questions, guys? Okay. Ano? Pag wala na, next na tayo ah. Next topic tayo. Limang topics to. Basta hanggang matapos yung hanggang 9 p.m. Solid to, guys. Sunod-sunod na discussion. Sir, paano po kaya kapag definite pronoun? Pag ang definite pronoun natin, tukoy eh. Halimbawa, yung mga they. Di ba? Tama ba? Oh, yun. Yung mga they. Ang definite pronouns natin, ano eh, yung may he or she. It, halimbawa. Ibig sabihin, tukoy kung sino yung tinutukoy. Or identified yung tinutukoy. Okay, like for example, he is Carlo, 'di ba? Nakapang pinangalanan siya. Hindi siya yung parang sa indefinite na hindi siya pinangalanan. Tsaka ang concern dito yung a number tsaka the number. Ayun, wala nagtatanong niyan. Yung a number plural, yung the number singular. Tandaan niyo, kunyari, a number of people are here. The number of people who are affected is alarming. The number and a number, ano 'yan? Common na lumalabas sa exam 'yan. Yung pinagkaiba ng the number tsaka a number. Again, the number is singular, a number is plural. Next. Sige po, salamat Sir Gets. Ha ha ha, nakalimutan ko na po kasi. Okay lang, kaya nga tayo may review eh, para ma-refresh. Okay? Good din sa akin, nare-review ako. May questions ba before we proceed to the next topic? Kasi, i-close natin yung session para hindi mahirapan yung episode. Sir, sir, kasama din dyan po yung ano, diba? Yung group of students. I like that question. Ito yung isipin ninyo, guys. Kunyari, pag a group of students, isa lang yon. Yung of students, type natin dito. Dito na lang talaga, di ba? O guys, nakikita nyo naman, di ba? Kahit dito ako nagtatype. Tama ba? Is to lagi. Bakit? Kasi, yung of students mo ay prepositional phrase. Naalala mo, nung nag-discuss tayo ng subject-verb agreement, kailangan yung verb nag-a-agree doon sa subject na group. Yung of students mo is just a prepositional phrase. A prepositional phrase is or has a preposition here at the beginning, tapos may object of the preposition, which is students. Kaya yung is mo, nag-a-agree siya doon sa group. Ganun siya. Pero ito, tantandaan nyo. One of the students. Tama to. Kasi isa sa mga estudyante. Pero bawal mo sabihin to ah. One of the student. May mga estudyante ganyan magsulat sa essay nila. Ba't ka bawal magkaroon ng one of the student? Ano yung hinati mo yung ano? Pre-action fraction mo yung isang estudyante. Bawal naman. Isa sa isang estudyante.
hindi yun. Dapat, ano, one of the 20 students. Parang one of a group of students. Hindi one of one. Okay, tayo doon. Halimbawa, sir, paano po kapag ang antecedent? Actually, ang dapat, ang tawag daw nila dito, antecedent. Hindi siya antecedent. Ang basa daw dapat. Parang precedent. Okay, may tanong si Raymond. Sir, paano po kapag ang antecedent po ay hindi po defined yung gender? For example, the presidents. Ano po yung pronoun po noon as singular? The presidents? Like, sinong presidents yung tinutukoy nila? President ng ano? Eh di plural, the presidents are here today. Di ba? O like for example, presidents of different organizations. Tama ba? O. Pero guys, ano ha, may mga update pala sa English na encounter ko nung nakaraan when I was writing. Actually for the elementary textbook that I was writing, na hindi pa tapos ngayon, na nire-revise ko. May mga pronouns nang nadagdag for LGBTQI+. Magugulat kayo. Hindi lang siya he or she or it. Meron ng mga pronouns specific for them. Ito, i-feature din namin yan. Talaga. Like, for lesbians, for gays, may mga, may transgender pa yata. Basta meron ng, ano, pronouns for them na umuusbong. Pero hindi pa siya generally known. Pero, ganun naman sa English eh. Nagiging rule ang isang rule sa English kapag ka maraming tao nagpa-follow nun. Ganun naman siya. Sir, yun, okay. So, nasagot ko naman yung Raymond. Sir? Yes. Sir, I think, ano po, ang turo po kasi ng research prof namin is, ano, huwag daw po gagamit school yan. Ng, ano, UST Senior High School po. Okay. Wait, yung pay or yung pay? Dalawa yan eh. May pay tsaka may... Po, yun daw po. Saan ka doon? Hindi, senior po. Senior high school lang po. Okay. Bakit department na po siya? Yan sina Eric Celso ano po? Eh. Kilala mo ba? Sabi niya po. You know Eric Celso? Sino pa mga kilala kong nagturo dyan? Basta yes na, po. O, oh, diba? Small world. Nandiyan si... Basta marami akong kilala dyan. So, ste. Okay, go. Ano po? Ang sabi niya po, wag daw po gagamit ng... Di ba po minsan pag nagamit namin sa mga sentences is he or she para daw po in general. Pero sabi niya po is gamit daw po ata ng their para daw po gender sensitive siya. Or here po. Siguro ano ang concern niya nung sinabi niya yon yung pagiging gender sensitive. May mga writers sa mga research na preferred term na ginagamit nila pang lalaki. Ako pag ako nagsusulat hindi he or she ko pero S/HE pag ako nagsusulat. So siguro kaya niya sinabi yon para gender sensitive ka pag nagsulat. Pero this is like a belief in writing na eh, na sa technical writing parang laging pinapaboran ang ano eh, ang male terms eh. Parang yung mga terms para sa lalaki. Ganun naman eh, kahit businesswoman or babae tinatawag na businessman, 'di ba? So yun. Sa akin, ano, fortunately, as a language teacher, for teaching English for almost a decade by now, I also took women's studies nung college ako. So, mas naging aware ako about that. So, maganda yung sinabi niya. I have to say na para gender sensitive kapag nagsulat. Usually naman sa research, ganun din yung wording sa literature eh. Diba? So, maganda yun. Okay? Good. Pero yun, maganda maging aware sa mga terms na ito. Okay? Ah, may tanong pa, di ba, dun sa chat. Kapag may question kayo, magtanong kayo. Ah. Maganda rin pag konti yung number natin, di ba? Parang damang-daman ninyo yung, ano, yung intimacy. Hindi defined yung gender. Ginagamit po ba ang their sa singular? Bigay ka ng sample sa sentence. Okay? Imaginein mo, SVA indefinite pronouns lang, nabot tayo ng 1 hour, no? Wait, ginagamit po ba yung their sa singular? Batuhan mo ako ng isang sentence dito. Tapos tingnan natin. Or regarded sila na lalaki sila lahat, tapos yung gagamitin ay his. Bigyan mo ako ng sentence, tapos ano, i-evaluate natin. Yeah. Okay? Kasi pag gumamit ka ng term na halimbawa, yung countable tsaka uncountable, dun magmamatter yung pronoun mo kung ano eh, magiging. Okay tayo? So yung jury po, council, government, ganun po. What about this, Chris Lopez? What about the jury?
Okay, si Christian Kenneth Rilianes pasok ng pasok. Bakit? Baka nagkakaroon siya ng problem with his connection. Thank you po. Sir, na po kaya pinagkaiba ng businesswoman tas women po? Oh, magkaiba yun. Kasi businesswoman, singular na isang babae na in the field of business. Women is plural. Diba? Halimbawa, dalawang babae na nagnenegosyo, they are business women, letter E. Pag isa lang, businesswoman. O, diba? Okay. Parang fireman tsaka fireman, 'di ba? Oh, sir. Ah, wait. Yung woman po singular tapos yung women po plural. Ah, sinagot na rin ni Christina. Kung plural po ganun, nalilito po kasi ako. Yes. Okay lang yan, Chris Lopez. Ako rin nung bata ako nalilito ako diyan. Bakit ano nang nangyari? Nag-close na ba? Nawalan ba ng internet connection? Ayan. Hindi ba nawalan ng internet connection? Mag-okay nga kayo sa chat box. Okay. Okay, mag-okay. Nagtitingin pala tayo ng tanong. Okay. Okay. Naririnig niyo ako, 'di ba? Parang nawala ng internet connection kanina. Good. Balik tayo dito. Okay lang Chris Lopez na malito diyan kasi hindi naman natin first language yung English eh. Okay, so at least alam na natin pag woman singular 'yon, pag women na may E plural 'yon or marami sila. Okay tayo doon. Okay. Thank you po. Sir, paano po sa mga collective noun like the team, the all Filipino team? Yan. Pag ganyan, you need to feel this. Yan ang tinanong sa akin nung nag-apply ako sa MSA. Kung nasabi ko sa inyo, nung unang pagka-graduate ko, nag-apply ako as a review lecturer sa MSA. Tapos, meron doon parang demo. Tapos yung mga nag-lecture sa kanila yung manonood sa'yo. Ang tanong sa akin noon, yung tanong na yan. Buti na lang, ano, well-versed ako sa mga pinabasa sa amin ng college. Ang sinabi ko, ano, you need to feel the sense of the statement or the intent of the writer of the message. The intent of the writer of that statement. You need to find out if he or she is referring to that as one entity or if not, parang of that entity with members of different beliefs or different background or different, ano, parang different sila, taken differently. Pag sila ay taken as a one unit, parang isa yung belief nila. Halimbawa, yung sa audience, di ba? Yung nasample ko dati, parang the audience hold different beliefs or the audience are holding different beliefs or different views about the play. Dahil iba-iba yung tingin nila sa play, gumagamit tayo ng plural na verb. Pero pag sinabi mong the crowd cheers for the actors, ibig sabihin, yung crowd na tinutukoy mo, lahat ng members ng crowd, nag-cheer sa kanila. So taken siya as a singular verb in that case. Okay tayo doon? Okay. Thank you, Christina, for that question. Okay. Ayun na ba yung last? Okay. So sino pa may tanong? Imagine niyo isang topic lang pala to. Nag-prepare ako ng 5 or 6 topics thinking na magiging mabilis yung pacing natin. Okay. Oh, ano yun question, Ruby Lynn? Basta hanggang 9 tayo hanggang matapos yung mga topics. Kung anong topics lang madiscuss natin, hanggang 9 yun lang. Okay. Lag po ako. Lag pa din ba ako? Hello? Lag pa din ba ako? Oh, hindi. Baka sa'yo lang, Ruby. Okay. Sir, ano pong pinagkaiba ng Sheena and I? I-discuss natin yan. Actually, nalista ko na yung topic na yan. Pwede na ba tayo mag-proceed? Wala na ba kayong question about this one? Okay. So, i-close natin to para hindi mahirapan yung editor ko. Para isa-isang topic yung i-edit niya. Okay tayo dito. Next topic natin, i-discuss ko. Pasok lang kayo. Okay. Thank you, guys. I-close ko tong topic na to. Next topic tayo. Nasaan yung ano, yung stop share niya. Tapos, end. Thank you for watching our videos. Thank you for watching my videos and don't forget to subscribe the channel by clicking the subscribe button below. Thank you!